Magandang buhay, narito muli ang matinik at ang musikero upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan ay ang karugtong ng ating nakaraang sesyon, partial derivatives, at ito ang part 2. Bago natin simulan ang ating diskusyon, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, kung pwede lang mga kaibigan, paki-subscribe na muna ng aming channel, paki-press ng notification bell, at nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na nating simulan ang ating diskusyon. Para sa ating illustrative example number 3, under ng partial derivatives, find fx of 2 and 3 and fy of 2 and 3 if fxy is given by this given function. F of xy is equal to yx square plus 2y. Sa fx, ang 2 ang ibig sabihin ni subsisa or x, and 3 naman is ordinate o ang value ng y. Sa fy, ang meaning ng 2 is x and then y naman is 3. So atin lang ngayong hanapin ang ating mga partial derivatives with respect to x and with respect to y. Para sa ating solution process, find the partial derivative of fx and fy. For the partial derivative of our given function with respect to x, ang ating sagot is 2xy. Bakit? Ang 2y kasi is considered as a constant. Di ba't pinag-usapan natin sa ating nakaraang session na kapag with respect to x tayo, ang y is a constant. 2 is a constant and y is also a constant. The derivative of a constant is always zero in differential calculus kapag tayo ay naganap ng derivative. Yx square. Y is a constant. Ano ang derivative ng x square? Di ba 2x? 2xy ang ating sagot para sa ating partial derivative of a function with respect to x. Okay, let us proceed to the next one. Ang partial derivative daw ng y, ang function with respect to y, I mean, or fy, 2 and 3, is equal to x square plus 2. Bakit? Kapag with respect to y tayo, x is considered as a constant. Okay, let us start with the 2y. Derivative of 2y with respect to y, ang sagot is 2. How about yx square? We need to determine the derivative of yx square with respect to y. Knowingly na ang x square is considered as a constant kasi nga x is always a constant sa partial derivative with respect to y. Okay. If x square is a constant, ang derivative ng y is 1. So 1 times x square is x square. That is why ang partial derivative ng ating given function with respect to y is equal to x square plus 2. So ano yung next move natin? May value ang x and y. We have 2 and 3. Sa ating partial derivative with respect to x and also sa partial derivative with respect to y of our given function, may value ang x which is equal to 2 and y may value din na 3, kaya lang sa sagot natin wala namang y eh. So direct substitution na lang tayo dito mga kaibigan. Calculate the partial derivative of our given function with respect to x wherein x is equal to 2 and 3. Ang y naman is 3, I mean. So x is 2 and y is 3. And then partial derivative of our given function with respect to y wherein x is 2 and y is equal to 3. By substitution process or substituting x and y by their given values. Sa ating partial derivative of our given function with respect to x, 2xy is equal to 2 times 2 times 3 dahil ang value ng x is 2 at ang value naman ng y is 3. Finally, we have a result of 12 para sa ating partial derivative of our given function with respect to x. Papakita ko no para mas malinaw.
2 years is actually the value for x, and 3 is y. So direct substitution, we will obtain a result of 12. For the partial derivative of our given function yx squared plus 2y with respect to x. About sa next one, partial derivative of our given function with respect to y, ating sagot is 6. Bakit? Kasi nga ang value ng x natin is 2. And so happen ang ating partial derivative with respect to y is x squared plus 2. Since x is equal to 2, direct substitution, we have now 2 squared plus 2. Finally, ang sagot natin is equal to 6. Ito yan. Okay? Same. So ang value ng ating mga partial derivatives with respect to x and with respect to y respectively are 12 and 6. Partial derivative of our given function with respect to x is equal to 12. And partial derivative of our given function with respect to y is equal to 6. Let us now proceed to our fourth example. Illustrative example number 4. Find the partial derivative of fx and fy if f, x, and y is given by this function. F of xy is equal to 2x plus 3y. Para sa ating solusyon, simulan natin sa paghahanap ng partial derivative of our given function with respect to x. Again, differentiate with respect to x assuming y is a constant. First part ng ating solusyon, hanapan na natin ngayon ang partial derivative ng ating given function na 2x plus 3y. Then what's the next move? Each term ay hahanapan natin ng partial derivative. Ano ba ang partial derivative ng 2x at ano ba ang partial derivative ng 3y? And that's it. So partial derivative of 2x plus the partial derivative of 3y. Ang partial derivative ng 2x with respect to x is 2. Okay, lagyan natin ng arrow para di nakakalito. So ang partial derivative ng 2x with respect to x is equal to 2. Ang partial derivative ng 3y with respect to x is 0. Why? Because 3y is considered as, this 3y as a whole is considered as a constant. So 2 plus 0 is equal to 2. Finally, ang ating sagot, partial derivative of our given function with respect to x is equal to 2. Ngayon naman ay ating bibigyan ng katugunan o solusyon ng ating partial derivative naman with respect to y ng ating given function. Again, ito yung given function natin, f of xy is equal to 2x plus 3y. Ano nga ba ang ating partial derivative with respect to y value? Solving for our partial derivative of a function with respect to y or fy. Again, differentiate with respect to y, assuming x is a constant. So lagi nating tinatandaan yan, mga kaibigan. Kapag naghahanap tayo ng partial derivative with respect to y, tandaan ng x is always a constant. Partial derivative of f with respect to y is equal to the partial derivative of 2x plus 3y with respect to y. The next move, i-distribute lamang natin ang ating partial derivative symbol to its term ng 2x and 3y. Yan. So partial derivative of f with respect to y is equal to the partial derivative of 2x with respect to y plus the partial derivative of 3y with respect to y is equal to 0 plus 3. And then the result is equal to 3. Bakit? Bakit naging 0 ang partial derivative ng 2x? Remember, x is a constant. 2 is also a constant. Parehong constant ang given. Sa calculus, may formula tayo. Calculus pa rin tayo, no? D over dx of a constant sa ating mga basic differentiation formula, no? Is always 0. That's why ang sagot dito is 0 lang. Kaya nakahanap tayo ng sagot na 0 para sa ating first term.
Ano naman ang derivative ng 3y with respect to y? Definitely ang sagot natin is 3. Di ba? Meron tayong formula. D over dx of cx is equal to c. So similar ang formula na yan sa ating second term. So finally, dahil siguro naiintindihan na ninyo yan mga anak, no? Maliwanag naman ang explanation natin. Finally, thus, the partial derivative of our given function 2x plus 3y with respect to y is equal to 3. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Puri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.